Hello guys, gusto ko lang i-share sa inyo no, yung nararamdaman ko ngayon. Dalawang araw naglaba ako na naghahakot ako ng tubig. Yung mga pinagbabanlawan ko, pinagsasabunan ko na tubig is dinidilig ko sa kalsada ng mga nakakarang araw kasi nga sobrang init na ng panahon. Yung time na yon is natutuyuan ako ng pawis sa likod, hindi ko iniintindi guys no. Gawa ng naglalaba nga ako. Nakapagpalit lang ako ng damit nung gabi na, nung pag-akyat ko na ng dito nga sa taas namin. Kahapon is nakapunta pa ako ng Amadeo, ng Silang, nakapamili pa ako ng mga halaman. Pero kahapon is medyo may sipon na ako. Binaliwala ko yun guys, no? Gawa ng, sabi ko nga, simpleng sipon lang. Gawa nga ng, sanay naman ako na palagi akong sinisipon. Kasi guys, ako yung tipo ng tao na mahina talaga yung pulmon ko, mahina talaga yung resistensya ko. Konting pagpawisan yung likod ko is nagkakaganito na ako, nagkakasipon, nagkakaubo. Pero ngayon guys, no, iba yung nararamdaman ko kung ano-ano yung pumapasok tuloy sa isip ko. Ayan. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo no, na meron akong sipon ngayon, meron akong ubo. Hindi ko iniisip na meron akong virus, no guys. Pero syempre, inaano ko na rin sa isip ko na kung sakali mang ganun, kailangan kong lumaban. Ang nararamdaman ko guys is hirap na hirap akong huminga dahil sa pagbabara ng ilong ko dahil sa sipon. And then yung temperature ko binabantayan ko rin. Kaninang umaga, maghapon 37.2, maghapon yun, hanggang umaga at hanggang tanghali 37.2 ako guys. Nung pahapon na naging 37.6 and then ngayon nga naging 37.8. Natatakot ako guys no, natatakot ako gawa ng, siyempre, sa panahon natin ngayon, iba. Iba yung panahon natin ngayon. Pag nagkaroon ka ng sipo, nagkaroon ka ng ubo, nagkaroon ka ng lagnat, isipin na sa inyo ng tao, may COVID ka na. Pero ako guys, no, inaalis ko talaga sa isip ko yun. Yung bagay na yun, na baka meron na ako COVID. Pero inaalis ko siya sa isip ko, pero sa isang banda, inilalagay ko rin siya sa isip ko guys. No, para sa ganun is, tulungan ko yung sarili ko, lumaban ako kung ano man yung kinakaharap ko ngayon guys, no? Sobrang nahihirapan akong huminga dahil sa sipon. Naisip ko na lang guys na kaya ako nagkakaganito dahil nga may sipon ako. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, tinataasan ko yung unan ko kasi guys, hirap na hirap talaga akong huminga. Tapos yun nga, inuubo na ako talagang mabuti. Kanina, tumawag ako sa nanay ko, sinabi ko nga ganun. Ayun, nag-aalala siya sa akin ngayon. Siya nagsabi sa akin na agapan ko na nga raw, bumili na raw ako agad ng gamot. Nagpabili ako ng gamot sa anak ko kanina guys, na sa Mercury, bumili ng Robitussin, yung liquid syrup siya na gamot na sa ubo. Bali na kainom ako kanina ng 5 PM, eh nakalagay dun is sa adult siya, iinomin siya ng 10 ml every 6 hours. Kaya 5 PM ako uminom kanina, iinom ulit ako mamayang 11 PM guys. Bali ngayon ang oras dito is 8:15 PM. Alas 8:15 na guys no. Bali kung sakaling makakatulog ako, nag-alarm ako ng 11 PM para lang sa ganun is makainom ako ng gamot guys. Ayan, sobrang binabantayan ko rin yung panlasa ko guys kasi nawawalan ako ng panlasa, nawawalan ako ng pang-amoy. Doon ako guys natatakot. Natatakot ako, kinakabahan ako. Syempre kung ano-ano na yung pumapasok sa isip ko no. And at the same time, nagpe-pray ako. Sabi ko, sana naman hindi. Sana naman, simpleng ubot-sipon lang to, guys. Gusto kong ma-share sa inyo kung ano man yung nararamdaman ko ngayon, guys. At sana nga, hindi talaga to COVID or hindi talaga to virus. Sana isang simpleng sipon at ubo lang to talaga. Ayan, papakita ko sa inyo, guys, yung gamot na ininom ko kanina. Yung Robitussin nga. Maghapon akong hindi naligo ngayon guys no, dahil nga iba yung pakiramdam ko kasi nga mabigat na mabigat yung katawan ko guys. Talagang pag tumatayo ako, ang bigat ng katawan ko talaga. Kakaiba talaga guys no, eto yung gamot na binili kanina ng anak ko. Bali uminom na ako kanina ng 5 PM nga. Tapos naglalagay ako ng ayan sa pinsa likod ko kasi nga bawal na bawal akong matuyuan ng pawis na sa likod sa ganitong sitwasyon ko no guys. Nagpabaya ako nung nakaraan ngang araw na ganun nga yung sitwasyon ko. Alam ko na nga na mahina yung resistensya ko, ginawa ko pa rin no guys. Ginawa ko pa rin na pinagpawisan ako nung naglalaba ako, hindi ako nagpalit ng damit.
And then, ang iniinom kong tubig, guys, no, simula pa kahapon, maghapon, eto, naglalagay ako ng tubig na may lemon. Ayan, yan ang iniinom ko. Tapos, bukod pa dyan, umiinom ako ng luya. Ayan, naubos ka na to kanina. Umiinom ako ng may pinaglagaang luya. And then, nagpalaga ulit ako sa anak ko. Eto, panibago na to, guys, no. Ayan. May luya ulit siya. Hindi ko tinitigilan, guys. Talagang maya't maya, umiinom ako ng luya para nasa ganun eh. Kung may virus man na sa loob ng katawan ko is, kahit pa paano eh, malabanan siya ng kakayahan ng luya na... Kasi sabi nila, guys, yung luya raw is natural antibiotic siya na kaya niyang labanan yung mga virus na nasa katawan natin, guys, no? Ginagawa ko yan lahat, guys, no? Hindi, inaalis ko sa isip ko na wala namang mawawala kung gagawin ko talaga. Tapos yun nga, nagle-lemon ako. Yan, lemon water, maghapon. Simula pa kahapon to, guys, no? Yan na yung iniinom ko. Tapos mamayang 11 PM nga is, eto, iinom ako nito. And then, nagpahilot ako sa anak ko ng Vicks. Yan. Tapos, guys, no, lahat na ng... higa ako, guys, ha. Dikat kasi ng katawan ko, eh. Buti nga ngayon, guys, yung ubo ko is medyo kumalma-kalma na. Kanina talaga, maghapon, sobrang kati talaga ng lalamunan ko. As in, sobrang kati talaga na kung talagang maaabot ko lang yung lalamunan ko, talagang kakamutin ko siya sa loob. Talaga, guys, no, talagang sobrang kati. Tapos yun nga, no, sa sitwasyon pa natin ngayon, naiisip ko na, pahala, baka ako ay nako-COVID na. Iniisip ko kung saan ako pumunta. Last lang naman ako pumunta, guys, kasama ko yung anak ko sa Walter Mart, no? Yung nga nung nag-Abenson kami, nung nag-grocery kami. Yun, dun lang naman kami pumupunta, guys, sa groceryhan, palengke. Yun lang naman, guys, yung pinupuntahan namin kapag kami ay lumalabas. Wala naman kami ibang pinupuntahang lugar. Bukod nga lang kahapon, pero kahit pumunta ako kahapon na silang, namili ako ng mga halaman. Ganun na yung pakiramdam ko, guys, no? Kaya alam kong hindi ko yun doon nakuha. Alam kong hindi ko yun doon nakuha sa pagpunta ko sa Silang o sa Amadeo. Kasi bago pa kami umalis kahapon, is sinisip ko na talaga ako. And yun nga, hindi ko inaano sa sarili ko na may COVID ako, guys. Hindi ko iniisip. Kasi nga, ang iniisip ko na lang ngayon is, kailangan lumaban ako na matanggal ko kung sipon ko. Lalo na yung ubo ko, guys, no? And then yung temperature ko, kailangan hindi ako lagnatin talaga. Yun, guys, no? Gusto ko lang ma-share sa inyo kung ano man yung nararamdaman ko ngayon. And sana bukas pag-gising ko is okay na ako. Ang hirap, guys, no? Ang hirap magkasakit ngayon. Kasi nga, hindi mo maaalis sa ibang tao na isipin nila na kapag nalaman nila na may ubo ka, may sipon ka, tapos may lagnat pa. Isipin nila, guys, may COVID ka talaga. Katatakutan ka talaga ng mga tao, no, guys? Sana naman nga hindi. Sana naman talaga hindi. Sana simpleng sipon at ubo lang itong naranasan ko ngayon, no, guys? Tapos kanina, naglagay ako ng agua florida sa ulo kasi nga tumawag ako sa hipag ko kanina. Kasi, guys, nakasama ko sila kahapon. Hindi naman sa pag-aano. Siyempre, gusto ko rin silang i-inform na ganito yung sitwasyon ko kasi nakasama ko sila kahapon para nang sa ganun eh. Maanuhan din nila yung mga sarili nila, ma-observahan din nila in case of nga kung ano man, guys, no? Kung ano man yung mangyayari. Siyempre, lahat-lahat ng mga taong nakasalamuha ko, kailangan din nilang mag-ingat o mag-obserba ng mga sarili nila. Yun nga, sabi nga nila sa akin, mag-araw ako ng agua florida sa ulo, ibasa ako raw sa ulo ko, guys, no? Ayan, tapos sobrang kate talaga ng lalamunan ko, as in sobrang kate. Buti nga ngayon, nakokontrol-kontrol ko na yung pag-ubo ko, hindi kagaya kanina talaga. Sobrang kate. Tapos, guys, yung bibig ko talagang as in walang lasa, ang tabang, talagang walang lasa siya. Tapos yung pang-amoy ko, inoobserbahan ko rin, guys, kasi nga, siyempre, natatakot din ako. Yung pang-amoy ko naman, ano siya, pabalik-balik. Nawawala, bumabalik, nawawala, bumabalik. Iniisip ko na lang, guys, na ano lang to, no, gawa lang ng malalangan kasi isipin ko, kaya siguro ganun, na talagang wala akong pang-amoy, wala akong panlasa. Kasi nga, lagi sinasabi nila na kapag nawala yung panlasa mo, nawala yung pang-amoy mo,
COVID na. Eh, noon naman guys, noon na, kasi sakit ko na talaga ito eh, lagi ako nagkakaroon ng sipon. Nanuwawala naman talaga yung pang-amoy tsaka panglasa ko noon. Kaya, naiisip ko rin naman na hindi naman lahat ng nawawala ang panglasa o pang-amoy is COVID na guys, no? Ayan, sana bukas pag-gising ko, maayos na ako, okay na ako. Kanina, medyo tumaas yung temperature ko guys. Medyo natakot ako, kinabahan ako talaga. Kasi nung nag-thermometer ako, nakatulog kasi ako nung hapon. Mga bandang 5 PM yata yun. O mga pasado alas 5 na nagising ako na ang init ng katawan ko guys. No? Umupo ako, bumangon ako, umupo ako. Ayun na. Talagang ni-nervous na ako guys. Kaya naiisip ko rin naman ngayon na sabi nga rin sa akin ng asawa ko, kausap ko lang kanina, na huwag daw akong na-nervous din. Kasi yung nervous daw yan, dyan daw ako lalo magkakasakit. Kasi nga guys, kaya ako ni-nervous kasi nga, ang init-init ng pakiramdam ko. Sabi ko, ba't ganito? Parang hindi na ito normal. Sabi ko, ganyan. Kasi nga, ang init-init ng pakiramdam ko. Nung nag-thermometer ako, 37.9 guys. No, isa na lang, 1 point na lang, 38 na. Kaya, ayun, talagang ni-nervous ako. Ginawa ko is, nag-uutos ako sa mga anak ko. Sabi ko, pag ano nila ako ng tubig na mainit, paglaga nila ako ng tubig na mainit, and then lagay nila sa isang tabo, tapos lagyan nila ng mga 3 o 4 na kutsarang asin guys, no, talagang niloob ko yung sarili ko guys. Magbalot ako ng pumot kasi nga yun yung mga nakikita kong mga remedy na ginagawa nila na effective daw kapag may mga COVID, ganyan. Yun, nagbalot ako ng pumot guys, tapos niloob ko yung sarili ko. Para nang sa ganun eh. Pawisan ako guys, no? Pinagpawisan naman ako talaga. Pero yung sipon ko is hindi siya talaga lumalabas. Hindi siya tumutulo. Yan. Ang hirap. Doon ako nahihirapan sa puntong baradong-barado yung ilong ko. Hindi ako makahinga guys. Doon ako nahihirapan talaga. Buti nga. Yung ubo ko, medyo wala-wala na siya. Sana nga pag inom ko pa ulit mamaya 11 PM, is medyo kumalma-kalma na ako guys. No? So yun guys, sabali, in-inform ko lang kayo para at least maging aware din kayo na mahirap. Kasi nga yung nasabi kanina lang na anay ko na sabi niya, ano ka ba? Hindi mo iningatan ang sarili mo. Hindi mo, alam mo namang may sakit kang ganyan. Ako kasi guys, no, kung mapapansin nyo, lagi kong nasasabi sa vlog ko na mahina talaga yung pulmon ko, mahina yung resistensya ko. Kaya pinapagalitan ako ng nanay ko na ba't puro pinabayaan yung sarili kong matuyuan ako ng pawis. Lalo na nga raw sa panahon ngayon, alam ko na nga raw na may ganitong kaso. Pinabayaan ko para yung sarili ko, no guys? Ayan, kaya nagsisisi rin naman ako na ganun na yung ginawa ko. Kaya eto ako ngayon guys, no? Sana naman talaga guys, hindi ito mauwi sa COVID o kung ano man virus na lumalaganap ngayon sa ating lahat. So guys, sana naman sipling-sipling lang ito at ibo. Ayan. Yung temperature ko, binabantayan ko rin guys. Mayat-maya ako nag-thermometer talaga. Ayan. Dito lang ako nahihirapan guys. No? Pag nagbabara yung ilong ko, sobrang nahihirapan ako humihinga talaga. Ginagawa ko, bumabangon ako, tumatayo ako. Kasi kahit nakaupo ako guys, no? Ayan o, no? Talagang barado, talagang kahit sino naman guys, kapag ka barado, dalawang ilong mo, talagang hindi ka talaga makakahinga. Ginagawa ko, nabangon ako guys, no? Naglalakad-lakad ako ng konti. Para na sa ganun. Para na sa ganun, yung ano ko, bumababa rin siya. Ayun, pag ako tumatayo guys, nawawala yung barado ng ilong ko. At saka napapansin ko kapag medyo pinagpapawisan ako, ayun, nawawala rin yung pagbabara ng ilong ko. Kaya kailangan ko talaga guys, pababain yung temperature ko, no, para pagpawisan ako, para hindi magbara yung ilong ko. So yun guys, nabali, update ko na lang ulit kayo bukas kung ano man yung magiging sitwasyon ko. Sana naman yung gumalit na ako guys. Bukas na lang ulit kayo, sa update ko kayo.